Ngayon po ay isang maikling aklat ang atin pong pag-aaralan. Baka humatawa kayo, ito po ay pronunciation sa English. Kasi pag tinagalog po ninyo ay Philemon, sa US English pronunciation ay Philemon. Kaya po baka tawanan po ninyo ako na ganun ang aking pronunciation. So, pag-aaralan po natin ang aklat ng Philemon. At isa po ito sa tinatawag po nilang prison epistles. There are four prison epistles na nagsasabi po na nung si Apostol Pablo ay nakulong, meron pong apat na epistle siyang sinulat. Book of Ephesians, Book of Colossians, Book of Philippians, at saka ang Book of Philemon. At kung i-compare po natin ang four prison epistles na ito, ito lamang po ang prison epistle na isinulat po ni Pablo na naka-address po sa iisang individual, sa iisang tao. At ito pong aklat na ito or itong sulat na ito ay napakaikli. It only has 25 verses. At itong panawagan na ito or sulat ni Pablo kay Philemon ay isang panawagan po na kung babasahin po ninyo ng paulit-ulit ang 25 verses na ito, you would come up with just one theme or yung tinatawag pong biblical na doktrina, and it's about the doctrine of forgiveness. Subalit, ang medyo kakaiba or very interesting na mapapansin po ninyo, never once sa 25 verses na ito na nabanggit ang word na forgiveness. Subalit, ang word na forgiveness, it's in every verse dito po sa 25 verses na ito. At pinamagatan po natin itong message na ito, today, the Book of Philemon, God's Call to Forgiveness. I'm sure nasanay na po kayo sa akin na medyo mahaba-haba po ako mag-introduce, at mas gusto ko po kasi na pag dumating na yung message ay swak na swak at hindi ho kayo magtatanong. And so I'll just give probably mga 10 to 15 minutes na introduction nitong Book of Philemon. As I have said, isa po ito sa prison epistle. At ito pong aklat na ito ay patungkol po ito sa isang sulat ng isang pastor sa kanyang miyembro na meron pong isang situation. So there are three main characters ng Book of Philemon. Paul, Philemon, at saka si Onesimus. Si Pablo po, ayon po sa kasaysayan, ay siya po ang nagtayo ng iglesia sa Colossus or sa yung tinatawag na Colossian Church. At isa doon sa miyembro niya ay si Philemon. Siya po ayon sa aklat ay meron po siyang servant or tinatawag na slave, katulong. At dumating po yung punto na itong katulong niya ito or itong slave na ito ng pangalan po ay Onesimus, ninakawan niya po yung kanyang amo na si Philemon at siya po ay pumunta sa Roma, at God's providence na meet ni Onesimus si Pablo habang si Pablo po ay nasa kulungan. At ang ginamit po para makakilala si Onesimus kay Jesus Christ ay walang iba kundi si Pablo. Tatlo po ang pangalan ng individual sa Biblia na tinawag po ng Biblia na son of faith or my son in faith ni Pablo. Si Timothy, si Titus at saka si, sino? Onesimus. So madaling salita, yung level of influence ni Pablo kay Onesimus ay ganun po kapantay ng level of influence ni Pablo kay Philemon. Kasi parehas silang inintroduce kay Jesus Christ. Alam niyo po ba na malaki po ang puwang
malaki ang respeto ng mga taong nadadala sa Panginoon ng mga taong nagdala sa kanila sa Panginoon. Kaya tinatawag po yung relationship ni Paul kay Timothy, kay Titus at saka kay Onesimus ay father and son relationship. Father and son relationship. So ang background niya, dahil nagkasala si Onesimus kay Philemon at nakakilala si Onesimus kay Jesus Christ through the ministry of the Apostle Paul, nanawagan ngayon si Pablo kay Philemon at sinasabi niya rito sa aklat na ito na pinababalik niya si Onesimus kay Philemon para po siya tanggapin hindi lamang slave kundi isang kapatid sa pananampalataya. Dahil po, sa nais ko pong maipakita, nais ko pong bigyan ng highlight, ano, itong daily the experience po natin dito sa mundo ay kaparis din po ng experience ni Philemon. Right after na si Onesimus ay pag nakawan siya, you would see right away na si Philemon ay siya po yung tinatawag na offended party. Siya po yung na-offend, siya po yung pinagnakawan. At alam naman po ninyo sa atin na mga nakakaranas ng kalalagayan po ni Philemon na tayo yung offended party, tayo po yung nagkakaroon ng sugat sa damdamin, tayo po yung nagkakaroon ng wound, nagkakaroon po ng sama ng loob, and for mas malalim pa na kalalagayan ay posible na magkaroon po tayo ng paghihiganti sa taong gumawa sa atin ng kasamaan. So itong letter na ito ay pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan na ang pagtuturo na ito, hindi na po ito sa parable na larangan or sa kwentong larangan, kundi ito po ay sa makatotohanan or realistic na larangan. Because nung nagturo po si Jesus Christ ng forgiveness, only ang ginamit niya pong medium sa pagko-communicate or pagtuturo sa forgiveness, he used the parables. Nagkaroon po ng parable about the prodigal son. It's all about God's forgiveness. Kumbaga, when you look at the gospels na pagdating sa pagtuturo ni Jesus ng forgiveness or yung doctrine of forgiveness, he used parables. Pero pag titignan ninyo ang case ni Philemon, it's a realistic situation, which is, binibigyan niya po tayo ng idea that when we talk about forgiveness, forgiveness is the most realistic experience ng tao dito sa balat ng lupa. Regardless kung kayo po ay nasa church or wala sa church, may asawa sa walang asawa, may magulang pa o wala ng magulang, may kaibigan sa wala. Regardless kung ano ang ating social status dito sa mundo, ito ang very real, makatotohanan na pinagdadaanan lang ng lahat ng mga tao kahit na sa anong antas ng kanilang spiritual, ang tao ay dumaranas. It's either we become the offender or we are the offended party. So which means, mga kapatid, kung ito ang or kung ang life story ni Philemon ay na-include sa banal na kasulatan, what does that mean overall sa atin na nagbabasa ng banal na kasulatan? It simply means na ang encounter ng tao dito sa mundo regarding sa forgiveness, mga kapatid, ang tawag po niya sa English is inevitable, hindi maiiwasan. Ang pagkakaroon ng ganitong klaseng damdamin, huwag niyo pong sabihin na kayo hindi pa nasugatan. Huwag niyo ring sabihin na kayo hindi pa nakasugat ng damdamin ng ibang tao. Huwag nating sasabihin na hindi pa natin nasusubukan ang ganitong ang nararanasan ng ang ganitong klaseng experience. Itong experience na ito about forgiveness, nile-level out niya ang lahat ng tao. Rich or poor, high and low, beautiful and very beautiful, level out po yan.
Everyone experiences at some point sa buhay po natin, either we become the offender or tayo ay na-offend. So dahil in-establish ng life story ni Philemon that this is an inevitable experience, tinuturuan din tayo ni Philemon, how do you approach or how do we deal with this inevitable experience? So kung hindi ito maiiwasan, Pastor, kaya pala ang Biblia ay palasak or sagana sa pagtuturo patungkol sa forgiveness. Dahil kung ang experience nito ay hindi maiiwasan, kaya tayo tinuturuan ng forgiveness because forgiveness is the right way para po natin tignan or i-approach or i-handle ang ganitong klaseng mga experiences. At dito sa aklat po ni Philemon, isang napakagandang pag-usapan po natin, yung feeling of being offended. Yung feeling of being offended. I'm sure kayong lahat ay na-offend na. At ang isa sa feeling ng or emotion, sabihin na lang natin, ang isa sa emotional response ng isang na-offend is of course nasusugatan ka. At dahil nasusugatan ka, ang relationship na iyon ay nagkakaroon din ng lamat or nagkakaroon ng sugat. And mind you, the closer the relationship is, the deeper the wounds are. Kung gaano kalalim ang inyong relationship, ganun din kalalim ang sakit. Pag minura ako ng kapitbahay ko, I don't care, hindi ako nasasaktan kasi wala akong relationship sa kanya. Pero once na ang isang tao ay gumawa sa akin or na-offend ako ng taong malapit sa akin, depende sa lapit niya, ganun kalalim ang mararamdaman na sakit. Kaya po, dito ini-establish ko ang katotohanan na it's inevitable. Whether sa family, sa mag-asawa, sa magkaibigan, sa church, sa school, sa trabaho, everywhere. Everywhere na merong nabubuong relationship, ay nandoon din yung possibility of being hurt. Hindi pwede na hindi ho magkaroon ng clash kasi magkakaroon po ng clash lagi dahil magkaiba ang gusto, magkaiba ang temperament, magkaiba ang background, magkaiba ang goal, things like this. And so, kapag tayo ay nasaktan, ang turo sa atin ng mundo, ayon po sa lumang tipan, sabi ng lumang tipan, eye for an eye and a tooth for a tooth. Pag sinabi pong eye for an eye noon, pag nasira yung iyong mata or nabulag yung iyong mata, gawa ng ibang tao, ang tanging paraan lamang para po ma-pacify, para magkaroon ng at peace, magkaroon po ng sabihin na lang natin na mawala yung grudges na yon, is to get even. Pero ang loophole, ang flaw nung getting even principle sa lumang tipan na ito, you get even physically, but the emotional part at saka yung spiritual part, yung damage sa emotion at yung damage sa spiritual na larangan, hindi po iyon nare-restore at hindi iyon napapalitan. Though, napapalitan yung physical, pero it does not mean na sa lalim sa emotion at sa spiritual level, ito po ay napapalitan. Hindi po iyan napapalitan. Tama ba yung Tagalog ko? Mukhang mali yung Tagalog ko. Hindi po iyan po pwedeng matapatan noong paggawa nung yung pagtanggal or sabihin natin, eye for an eye or a tooth for a tooth. Kaya pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, nag-lay down siya ng panibagong prinsipyo. Sabi niya, as you have heard before, eye for an eye and a tooth for a tooth. Pero sabi niya, but now I tell you. So ang difference nito sa principle ng lumang tipan at saka principle ng na itinuturo ng ating Panginoong Hesus ay ito. Sa lumang tipan,
you can get even by doing sa nagagawin mo yung mga bagay na ginawa sa'yo. So kapag sinampal ka, sampalin mo rin para get even. Pag ikaw ay ninakawan, dinakawan mo rin. Di ba? Pag sinaksak ka, saksakin mo rin. Pag pinatay ka, ah, hindi ka pwedeng pumatay kasi patay ka na. Di ba? Pero pagdating ni Jesus Christ, but now I tell you, sabi niya, love your enemies. Love your enemies. So ang principle na ipinapakita ng Lord dito ay, sa lumang tipan, you get even by doing what they have done to you. But sa bagong tipan, you get even. And you go beyond getting even sa pamamagitan ng pagpapatawad sa taong gumawa sa iyo ng kasalanan. Na ang idea rito, hindi ka man makatabla sa physical, but you get even sa spiritual and you get even sa emotion. Because it's possible na tumabla ka sa physical na hindi ka talaga nag-forgive. But, kahit na hindi ka tumabla sa physical, basta nag-forgive ka, you're even. Okay? Pwede ba nating palakpakan ang Panginoon? So, ang content ng Book of Philemon ay dalawang appeal or dalawang pakikiusap ni Pablo sa kanyang kasama sa church na si Philemon, appeal to love at saka appeal para kay Onesimus. Ang pangalang Onesimus ay ang salitang or ang ibig sabihin niya ay profitable or ka... Ano bang Tagalog ng profitable? Kapaki-pakinabang. So, there, verse 9 and 10. Nice kung basahin ang verse 9 and 10. Let's start verse 8. Therefore, although in Christ, I could be bold and order you to do what you ought to do, yet I appeal to you, or sa King James, yet I beseech you. Yet I appeal to you on the basis of love. I then, as Paul, an old man, and now also a prisoner of Christ Jesus. Verse 10, appeal to you for my son, Onesimus. So ang content ng letter na ito in 25 verses, there's two appeals. One is the appeal of love. Pangalawa is the appeal for Onesimus. Ang word na appeal sa ibang translation po ay beseech, pakiusap, naninikluhod. At dito, sa unang appeal ni Paul kay Philemon, ang appeal niya, naninikluhod siya in behalf of love, hindi dahil sa spiritual authority na mayroon si Paul over kay Philemon. Na pwedeng gamitin ni Paul yung kanyang spiritual authority over Philemon at sasabihin niyang, "Oy Philemon, ako ang nagdala sa iyo sa Panginoon, ako ang iyong pastor, sundin mo ako." Pero hindi iyon ginamit ni Paul kay Philemon. Ang ginamit niya is, he appealed on the basis of love. Okay. Ang word na love dyan ay ang salitang agape or agape, agapaw. At itong love na ito, alam ni Philemon ang doctrine of love. Alam ni Philemon ang theology of love. Alam ni Philemon dahil itinuro iyan ni Pablo sa kanya, sa church ng Colossus. So alam niya ito, kaya instead na gamitin ni Pablo yung right niya or authority niya bilang pastor, mas powerful yung appeal niya sa love. Because pupwedeng sumunod si Philemon sa authority ni Pablo and yet he will not be free kasi na force or na puwersa or na itulak lang na sumunod si Philemon sa utos ng kanyang pastor. Posible po yun. Kaya instead, nagamitin ni Paul ang kanyang authority, he appealed on the basis of love. What is love? Naiintindihan ni Philemon. Nung sabihin ni Philemon, ni Pablo na on the basis of love, get niya kaagad. Naintindihan niya kaagad kasi
yun ang itinuturo ni Pablo sa kanya. Na ito yung love na kung saan ipinakita, ipinamalas ni Jesus Christ sa kanyang pagkakapako sa krus ng Kalbaryo. He gave his life. Naiintindihan ni Pablo or ni Philemon yung doctrine on the basis of love. Na kahit na nagkasala ang tao, merong karapatan, katungkulan ang Diyos na mahalin ang tao. Okay, watch this. One of the seven last words ni Jesus Christ is about forgiveness. Correct? Okay? Father, forgive them for they know not what they are doing. Unawain po ninyo ito. At that time, no one was asking for God's forgiveness. Walang humihingi. Niyang mga tao sa paligid ng krus, walang humihingi ng pagpapatawad sa Diyos. But yet, Christ, ang sabi ni Christ, Father, forgive them for they know not what they are doing. Ano ang ipinapakita ng talatang ito? Ang ipinapakita niya, even though at that time, hindi humihingi ng forgiveness ang tao, God, through Jesus Christ, made it available so that when the right time comes, nahihingi ang tao ng forgiveness, available yung forgiveness. That's love. Yun ang love na naiintindihan ni Philemon kasi yun ang itinuro ni Pablo sa kanya. Nasusundan ninyo ako, mga young people. Hindi, walang humihingi ng forgiveness. Yet, nagbigay ng forgiveness si Jesus Christ or He made available. Naging available ang forgiveness even though ang tao hindi humihingi ng forgiveness. So ito ang theology ng love na alam ni Philemon. And so therefore, okay, bigyan natin ng konting drama ng konti. Maganda pa yung relationship ni Philemon tsaka ni Onesimus. One time nakaisip na tumakbo or tawag dito, iwanan si Philemon. Ginawa ni Onesimus, kumuha ng kaunting kayamanan ni Philemon at nagpunta po siya ng Rome. Imagine yung damdamin ni Philemon. Gagalaiti. Di ba? Anong nasa isip niya? Hindi man ito sumambit sa labi niya, hindi man ito sumambit sa ating mga labi, ang nasa isipan natin, lagot ka sa akin pag nagkita tayo. That's getting even principle. Ito na ngayon. Papunta ngayon, pinapunta ni Pablo si Onesimus. Malayo pa nakita ni Philemon si Onesimus. Vulkan talaga na. Eh merong daladalang letter si Onesimus. Okay, hindi niya pa alam na galing kay Paul. Hindi pa niya alam na galing kay Paul. Basta merong nakita si Philemon na hawak-hawak na letter, si Onesimus, at isipin niyo habang papalapit ng papalapit si Onesimus kay Philemon, yung emotion niya, yung galit niya, parang sasabog na isang hakbang na lang, talagang kakatayin niya, because si Philemon has the right to kill Onesimus at that time dahil siya ho ay slave. Si Onesimus ay slave ni Philemon. So pwede niyang tagpasin kaagad yung ulo niya. And yet, mautak si Onesimus, ibinigay niya kay Philemon ang sulat. And he opened it. Keep in mind, when he received that letter, he was so hot, nanggagaliiti siya. But then when he opened the letter, ang sabi ng first part, Paul, a prisoner of Christ, and Timothy, our brother. Parang yung bulkan biglang nawala ng apoy, nawala ng galit. Why? Dahil ang sumusulat sa kanya ay yung meron siyang relationship. Ganon kalalim yung kanyang respeto. That's why he continued to read the letter. So pagdating ng verses 8, 9, and 10, nakita niya na ngayon yung appeal. I appeal to you on the basis of love. Alam ni Philemon ang in and outs ng love. Alam, narinig ni Philemon yung kwento ni Paul about Christ
telling Father, forgive them for they know not what they are doing. Alam niya yun. So, ang idea is this. Narito si Onesimus na aking anak at kung ano man ang nagawa niyang kalapastanganan sa iyo, patawarin mo siya. Keep in mind, there's no word for the word forgiveness sa buong epistle ni Philemon. Letter of Philemon. Pero behind these 25 verses is the doctrine of forgiveness. Na on the basis of the appeal of love, the basis of love, ipinapakita ni Paul kay Philemon na yes, look at what God, what Christ has done to you. Hindi ka humihingi ng forgiveness. And yet dumating ang punto na nung kailanganin mang forgiveness, forgiveness was available for you. Now, may lumalapit sa iyo na humihingi ng forgiveness, why don't you make it available for that person? That's the appeal on the basis of love. That's the appeal on the basis of love. The availability of forgiveness sa tao na humihingi ng forgiveness, etong mas mahirap, the availability of forgiveness even sa taong hindi humihingi ng forgiveness. Ano bang forgiveness pagdating sa pagtuturo sa banal na kasulatan? Ang forgiveness, pagdating po sa pagtuturo sa banal na kasulatan na ito, pag natuto ang tao na mag-forgive, yun po ang pinakamalapit na po pwede mong sabihin sa sarili mong sumusunod ka talaga sa Diyos. Your ability to easily forgive your offender describes who you are, that you have been forgiven. Hindi pwede, ano ba yung sabi ko nung leadership natin dito? Mas influential ang character over gifts. Ang character over gifts. Mas influential, mas believable, mas kapanipaniwala ang character over gifts. Okay? Bakit ganun, Pastor? Kasi, mga minamahal na kapatid, when you talk about resemblance or pagkakahawig sa Diyos, pagdating sa gifts, hindi ka maaaring maihambing sa giftedness ng Diyos. Pero pagdating sa character, you can be compared sa characteristic ng Diyos. So, ang closest, ang pinakamalapit na po pwede mong sabihin ikaw ay merong Christ-likeness is kung kaya mong mag-forgive. Basahin ninyo ang banal na kasulatan. Si Esteban, si Pablo, all of them forgave. Lahat sila natutong magpatawad sa kanilang mga offender. Which means, yung pagpapatawad na yun, mga kapatid, is a sign that they are close to God. Malapit sila sa Diyos because of God's ability to forgive people like us. Basis, appeal on the basis of love. So pag lumapit sa iyo ang tao, at humingi ng tawad, make it sure na uuwi yan na pinatawad mo. Alam niyo kung bakit? Pag hindi ninyo ibinigay ang pagpapatawad na hinihingi ng tao na yan, malinaw sa doktrina ng Panginoon, sa pagtuturo niya sa prayer. Sabi niya, if you forgive, you will be forgiven. If you do not forgive, you will not be forgiven. So, importante na makita natin yung appeal on the basis of love. When somebody comes to you, make it sure, available yung forgiveness. Ang ilan sa atin ay available pagdating sa forgiveness, but some of us, medyo binabayaran yung availability ng forgiveness. Anong sinasabi natin? Pastor, hindi mo lang alam kung gaano kasakit. Di ba? Hindi mo lang alam, Pastor, madali sa iyan kasi hindi mo nararanasan. No. It's not about kung gaano kasakit or kung gaano kalalim yung offense.
or yung wound, yung sakit na dinaanan po natin sa ibang tao, it's all about making forgiveness available for that person. Ngayon, hindi pa lumalapit, nag-iisip ka na. Pag lumapit to. So yun ang appeal on the basis of love na sinasabi po ni Pablo kay Philemon. When somebody offends you and they come to you, hindi pa man pumupunta sa inyo, make it sure available ang forgiveness. Ang tanong, bakit may mga tao na sinasabi nilang sila ay Kristiyano, sila ay mananampalataya ng Panginoon, pero mahirap po silang magbitaw ng forgiveness? Well, simpleng-simple lamang, sabi nila, hindi ka pwedeng magbigay ng isang bagay na nawala ka. So, ang sabi ni Lord sa pagtuturo niya sa Lord's Prayer, if you forgive men who trespass against you, sabi niya, you will be forgiven. But if you do not forgive men their trespasses, you will not be forgiven also. So meron pong link, merong direct link, yung experience mo sa pagpapatawad ng Diyos sa iyong mga kasalanan at saka yung pagpapatawad mo sa mga taong gumawa sa iyo ng kasalanan. Nagbigay po ng parable si Lord patungkol po ito sa isang alipin na meron pong malaking nautang sa kanya. Eh hindi na po makabayad yung alipin na yon, kaya pinatawag niya, sabi niya, okay, hindi ka na makabayad, kakansilahin ko na yung iyong utang. Pag uwi niya, pinatawad siya sa malaking utang. Pag uwi niya, nasalubong niya sa kubaw yung kanyang kasama na mayroong utang sa kanya na maliit lang. Ang ginawa doon, ayon sa Biblia, sinunggaban niya ito at siya pinahirapan niya. Nalaman ngayon ng ibang mga kasamahan nila, isinumbong nila siya sa hari. Merong direct link ang experience, or should I say, ang personal experience natin in terms ng ating forgiveness sa ating mga sariling mga kasalanan at saka yung pagpapatawad natin sa mga taong nagkulang sa atin. Baka nga naman wala ka pang kasalanang napapatawad kaya hindi available ang pagpapatawad sa mga taong lumalapit sa iyo. Kasi kung napatawad ka, imposibleng hindi ka matutong magpatawad. That's very impossible. But the fact na hindi mo kayang magbigay ng forgiveness, possible ba na hindi ka pa na-forgive? Yes. Kaya ganun ang ating attitude. The second appeal, verse 9. Yet I appeal to you on the basis of love. I then, as Paul, an old man, and now also a prisoner of Christ. Verse 10. I appeal to you for my son, Onesimus, who became my son while I was in chains. Appeal for Onesimus. Ito na ngayon ang mas maganda. Si Onesimus ay slave ni Philemon. Yung slave na ito, nung tumakas siya, ninakawan niya si Philemon, it was God's providence na ma-meet ni Onesimus si Pablo sa Roma habang si Pablo po ay nakapiit, nasa kulungan, nakakulong. At doon, naging disciple ni Paul si Onesimus, at kung ano yung itinuro niya kay Philemon, itinuro niya rin kay Onesimus. Itinuro niya kay Onesimus. So habang nagtuturo ngayon si Paul kay Onesimus, imposibleng hindi siya nagkaroon po ng tinatawag na conviction na nagkamali siya. For sure, na-realize niya na, oo nga, nagkamali ako, Apostol Pablo. Ano ang kailangan kong gawin? Ito, exciting to. Dito kayo tumingin sa akin.
Ang ginawa ni Paul, sumulat siya kay Philemon. Okay? At dito sa sulat niya, dalawang bagay ang nasa loob ng sulat na ito. One is forgiveness. Nag-a-appeal siya ng forgiveness in behalf of Onesimus galing kay Philemon. Pangalawa, nag-a-appeal siya ng tinatawag na restoration. Okay. Restoration of what, Pastor? Restoration of relationship. Ano sabi ni Paul? Okay, siya'y iyong slave noon. Tanggapin mo siya bilang iyong, ano? Brother in Christ. Restoration. Forgiveness, restoration. In terms ng forgiveness, realistically speaking, mga minamahal na kapatid, there are marami pong relationships na in terms ng full restoration, hindi po nafufuli na nare-restore because of the damage that has been done. But that doesn't mean porke ganito ang isang realistic na situation, that doesn't mean hindi tayo pwedeng magpatawad. No, kailangan pa rin nating magpatawad in spite of the fact na ang mga relationships sometimes ay hindi na maaaring maayos. Okay? But in this case, alam ni Pablo na magkakaroon ng restitution, ng restoration ng kanilang relationship. Bakit? Kasi pareha silang nasa Panginoon. Okay. Pareha silang nasa Panginoon. Meron po akong pinagkwentuhan nito. Sigurado hindi dito sa main. I think sa isang satellite natin. Nakipag-meeting po ako sa kanila at sabi ko ay ganito ang ating gagawin, sabi ko. And then dumating yung punto na sabi ko, one of the way, ang isang paraan para ma-measure ang maturity, spiritual maturity ng isang tao is when you allow your friends, your loved ones, yung churchmates natin, when you allow them to make mistakes. When you allow them to make mistakes. Nako, Pastor, explain mo yan. Once na ikaw ay naglagay or nag-set ng mataas na expectations na dapat sa relationship, hindi ka dapat ganito, hindi ka dapat ganyan, eh hindi naman talaga kaya niyang gawin yung standard na inilalagay mo. So once ang tao ay nagkulang, okay, ang isa sa nagiging pabigat sa atin para hindi tayo mag-desire na ma-resolve or ma-restore ang buong relationship is ito, papaano kung maulit-ulit? Yun lagi ang nasa isip natin. Okay, wag natin gamitin yung sa ating kapwa-tao. Gamitin natin yung sa Diyos. Okay. Nung humingi ka ng tawad sa Diyos, anong sabi ng Lord? Okay, I forgive you. Papaano kung sinabi niya, eh, papaano kung inulit mo yan? Marirestore ang aking relasyon sa iyo on one condition, hindi na dapat maulit yan. Di ba? Paano kung ganun ang sabihin ng Panginoon? But because habang tayo po ay nandito sa balat ng lupa, yung probability, yung possibility na tayo ay magkamali, it's there. It's there. Kaya, in order for us na magkaroon po ng mas magaan at mas maluwag na pagbibigay ng kapatawaran sa taong nagkukulang sa atin, especially sa mga mahal natin sa buhay, we give them space for mistakes. We give them space for mistakes. Now, hindi ibig sabihin na lisensya niya yon para magkasala. But if and when na yung tao na yon ay nagkulang, nagkaroon ng mistake, nagkaroon ng pagkakasala sa iyo, make it sure na available ang
forgiveness. Make it sure that you are willing na ma-restore ang lahat ng relationship, ang relationship mo sa Kanya, because parehas kayong nasa Panginoon. Parehas tayong nasa Panginoon. Ang pagkakaroon ng isang matibay, ang isang mas makabuluhan na relationship, hindi po yan isang ganyan lang ay dumarating. Pinaghihirapan yan. Isang matinding trabaho yan. Sabi po ng isang dalubhasa sa expert po siya sa marriage. Meron po siyang nabanggit. Ay, hindi ko lang sabihin kung sino yung binabanggit po. Sabi niya, marriage is hard work. Question, bakit hard work ang marriage? Because ang marriage, in terms ng relationship, sabi niya, saan ka makakita ng isang babae at isang lalaki, pag pinagsama mo yan, sabong. Sa una, sabi nila, ayos na, pero pag nagtatagal na, nagsasabong na. But the point is this. In Christ, if both parties are in Christ, meron na kaagad common experience. Both had experienced forgiveness. So, hindi po pwedeng hindi magpatawad ang isa sa isa't isa kasi pareha silang pinatawad. Kaya merong demand si Pablo na i-restore si Onesimus kay Philemon because both of them are in Christ. Merong expected na responsibility ang bawat isa. Philemon has to forgive Onesimus. Onesimus has to forgive himself sa kanyang ginawa. Forgiveness is one of the hardest thing to do, pero isa rin po ito sa pinaka magandang bagay na po pwede mong magawa sa taong nagkulang sa'yo. It's hard, but it's beautiful. Only if you are willing to give forgiveness or to make forgiveness available sa taong nagkulang sa'yo. I think ang basic question na kailangan nating iuwi ngayong hapon ay, what if I don't forgive? Paano kung hindi ako magpatawad, Pastor? Ano ang mangyayari sa akin? Well, isa ito sa nais kong iuwi po ninyo ngayong hapon. Sabi po ng sixth commandment, thou shalt not kill. Huwag kayong papatay. Pero pagdating kay Jesus Christ, sabi niya, if you are angry, you have already killed. So ini-equate niya yung pagkakaroon ng galit at saka ang pagpatay. Sa pagpatay, literal mong papatayin. Sa pagkakaroon ng galit, ito lang. Pantay kay Jesus Christ ang pagkakaroon ng galit at hindi ka nagpatawad sa pagpatay. You are also a murderer. Sabi niya sa Matthew chapter 5. Can we put it up? Matthew 5, 21 and 22. You have heard that it was said to the people long ago, do not murder. And anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Anyone who is angry with his brother, subject to judgment. So, ang murder sa lumang tipan is yung actual na pagpatay. Pero ang murder na itinuturo ngayon or bagong standard na itinuturo ng Panginoon, it's not yung physical or yung actual na pagpatay. Getting angry in itself is murder. Pakitaas ang kamay ng hindi pa nakapatay. Does that mean lahat tayo nakapatay na? Yes. Yes. Malinaw yan, sabi ng anyone who is angry
ilan na kayang tao ang napatay ko? Ha? Anong sabi niya? Will be subject to judgment. So once na hindi ka nagpatawad, ang kawalan mo ng pagpapatawad ay inihahambing sa actual na pagpatay. You are a murderer. Sa harapan ng Panginoon, hindi na kinakailangan ng mga testigo. Alam niyo kung bakit? Kasi yung heart natin mismo ang nagwi-witness na 5 years ago, pinatay ko yung aking biyanan. Pinatay ko 10 years ago yung aking asawa. Di ba? Pinatay ko yung aking kasama sa gawain. We are all subject for judgment. We are all guilty. Guilty po tayong lahat. Wala man po tayong record dito sa balat ng lupa, pero yung record sa langit ay nandiyan. We are all guilty. Ang question nga lamang mga kapatid na ito, ilan ang pinatay mo noon? At ilan pa ang willing mong patayin? But the bottom line, ang pinaka-bottom line ngayon mga kapatid na ito, pag sila ba'y lumapit sa iyo, did you forgive? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. If we do not forgive, sabi ng sixth commandment, Matthew 5:21-22, we will be subject to judgment. We will be subject to judgment. Second, pag hindi ka nagpatawad, ibig sabihin, meron kang vengeance, meron kang gusto mong makaganti. Meron kang paghihiganti. Eh malino na sinasabi po ng Biblia, na especially sa Romans 12:19, if I'm not mistaken, Romans 12:19. Yes, do not take revenge. Revenge, my friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. So kung nung una, if we do not forgive, you are breaking the sixth commandment. You are killing. You are murdering someone. Second, if you do not forgive, you know, you usurp mo or kinukuha mo yung role ng Diyos at ikaw ang gumaganap. Bakit? Anong sabi ng Biblia? Vengeance is mine. So, in terms ng doctrine ng forgiveness, lahat tayo walang karapatang magkaroon ng vengeance. Bakit? Ang vengeance ay sa kamay lamang ng Diyos. Ang paghihiganti ay sa kamay lamang ng Diyos. Ngayon, kung nag-iisip ka ng paghihiganti, inilalagay mo sa kamay mo ang hindi dapat para sa iyo. Inaari mong ikaw ang Diyos. Alam niyo naman ang nangyayari sa mga taong nagsasabing sila ang Diyos. Inuuod muna sila bago sila mamatay. Basahin po ninyo sa aklat ng Book of Acts. Inari niyang siya ang Diyos, nagkaroon ng uod ang kanyang katawan, and then siya ay namatay. Because vengeance, sabi ng Biblia, is of the Lord's only. Yan ang isang bagay in terms ng forgiveness na sa kamay lamang ng Diyos yan nakalagay. Hindi yan inilalagay sa kamay ng tao. So ang tao na naranasan ang pagpapatawad ng Diyos sa kanya, one of the greatest changes or transformation sa taong pinatawad ng Panginoon ay yung abilidad niya na hindi ilagay niya sa kanyang sariling kamay ang paghihiganti. Kasi kahit nasa church na po tayo, possible pa rin na tayo po ay masugatan. Okay? Possible din na matempt tayo na tayo ay maghiganti sa taong nagkulang sa atin.
Pero once na na-realize mo na ikaw ay na-forgive na ng Panginoon, vengeance is not in your hands. Sa kamay yan ng Diyos. Hindi pwedeng mailagay sa kamay natin. Kasi alam nyo, pag nilagay natin lagi sa ating mga kamay, kawawa rin tayo. Third, Matthew 5:23. So you break the sixth commandment, you take the authority of God in your hands. Third, you are disqualified for worship. Therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you, 24, if you remember and there remember that your brother has something against you, okay, pansin ninyo ang wordings ng 24. Leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to your brother. Then come and offer your gift. Tatlo yung binabanggit dyan. Leave, reconcile, then come. Okay, leave. Ang idea niya dyan ay, pag ikaw ay maghahandog at naalala mo na meron kang kinasamaan ng loob, sabi niya sa, I think that's Good News Tagalog Translation. Sabi niya, iwanan mo ang iyong handog. Anong idea doon, Pastor? Bakit nandoon na po ako eh? Alam nga namang iwanan ko pa. Nandoon na ako. Ang layo ng pinanggalingan ko. Those are the questions, di ba? Ang idea is this. Magiging walang kabuluhan ang gift na yan kung itutuloy mo na meron kang sama ng loob. Remember, ang tinitignan ng Diyos ay hindi yung laki ng gift mo, kundi yung condition ng heart na nagbibigay ng gift. Kaya, automatic disqualification ng gifts kapag hindi tayo natutong magpatawad. Leave your gift, sabi niya. Pangalawa, be reconciled to your brother. Oh my gulay. Pansin na ninyo, yung gift versus reconciliation first, mas pinahahalagahan ni Yahweh yung reconciliation over the gift. Napansin nyo ba yan? Paano mo nasabi, Pastor? Eh, kasi sabi niya, leave your gift. Ibig sabihin, baliwala yung gift mo kung hindi ka muna makikipag-reconcile. So, reconciliation ay mas prefer ni Yahweh ang reconciliation first before gift. So kung ininsist mo yung gift na yan, kahit punong-puno ka ng sama ng loob, kahit talagang gusto mong gumante sa taong gumawa sa iyo ng pagkakasala, yung mga gifts na yan nare-render us useless, nare-render us disqualified, disqualified lahat yan because of that. Kaya, maraming mga gifts na disqualified. Maraming mga alay tayo na hinihintay ninyo ang kapalit na galing sa Panginoon. Eh, paano kayo makakahintay ng kapalit na galing sa Panginoon? Eh, iba ang panuntunan ng Diyos. You prefer gift over relationship, but God prefers relationship over gifts. And then sabi niya sa pangatlo, then come and offer your gift. Una, sabi niya, okay, iwanan mo, reconcile, then come. Yung word na then come, yung word po na then, meron po sila, I think nabanggit ko po ito nun sa Cuneta Astrodome, yung if-then statement. If you do this, then. If you do this, then. So if you go back and be reconciled, then come. Then come. Doon ka pa lamang makakapag-offer sa Diyos.
Doon pa lamang magiging katanggap-tanggap sa Diyos ang ating mga offering sa Kanya because wala nang grudges, wala nang sama ng loob, malaya na ang ating mga puso, walang vengeance, walang paghihiganti, forgiveness is there. It may or may not be possible na ang relationship ay ma-restore, but at least the forgiveness is there. Kaya nagiging malaya ka na mag-offer sa Diyos only after na merong tinatawag na forgiveness. Because disqualified lahat ng mga gifts natin sa Panginoon, we are disqualified for worship kapag ganito ang damdamin ng ating mga puso. So, forgiveness is not an option. It is a necessity. Maraming tao ang nabubulag ng tinatawag na kawalan ng pagpapatawad. Ang isa sa napakalinaw na kabulagan ng tao pagdating sa kawalan ng pagpapatawad ay ito. Akala nila makakaganda sa kanilang buhay ang pag-hold ng forgiveness. Pero pansinin ninyo, yung taong kinasamaan mo ng loob, mabilis matulog sa gabi. Ikaw, dahil ayaw mong bitawan yung forgiveness na yun, hindi ka makakatulog sa gabi. Nag-iisip ka, anong ginagawa niya ngayon? Nag-iisip ka ng tinatawag na yung imprecatory prayer na sana Lord, tupukin mo na siya. Nag-iisip ka ng maraming mga hindi mo dapat na iniisip because of withholding that forgiveness. Hinuhold mo yung grudges na yan, pero ang nagiging biktima, hindi naman yung gumawa nun eh, kundi ikaw na nag-hold. Kaya nga ang sabi nila, forgiveness are not for those who offended you, it's for you. It's for you. Kaya the longer you hold grudges, the longer na ikinukulong mo yung iyong sarili sa isang kulungan ng kawalan ng pagpapatawad. Kaya ang demonyo napakasinungaling niya. Sa makamundong larangan, we think na masarap na mag-hold ng unforgiveness sa ating mga puso. Masarap. Ha? Masarap. Because tinuruan din tayo ng mundo na para ka makatabla sa kanya, kailangan gawan mo rin siya ng kung ano pa mang mga bagay na ginawa niya sa iyo. But that's not the spiritual principle from the scripture. Ang spiritual principle is you forgive. Okay? You forgive. But how do you measure forgiveness? How do you know na ikaw ay talagang nag-forgive? How do you know? May nga nagsasabi na, ito yung malimit po ninyong marinig, Pastor, pinatawad ko na yung kumari ko. Wag lang siyang mapapadaan sa bahay namin. Usually, yun yung ating ano, no? But how do you know? Let's talk about this, ano? Paano po ba natin malalaman, Pastor, na talagang nagpatawad na po ako? Okay. Forgiveness is not forgetfulness. Okay? Ang forgiveness ay nasusukat sa abilidad or sa kalalagayan ng iyong damdamin na wala yung vengeance. Nawala yung vengeance. Yes, maaalala mo, masasaktan ka, naireminis mo, nasasaktan ka, pero absent na yung galit, absent na yung paghihiganti. That's how or that's what forgiveness is. That's what forgiveness is. May mga tao
na kapag nakita, parang kahit 10 taon na siya sa gawain ng Panginoon, pag nakita yung gumawa ng kalokhan, walang yaan sa kanya, talagang that's not forgiveness. That's not true forgiveness. Okay. Pinatawad ko na siya, Pastor, pero huwag niya lang uulitin. Pinatawad ko na siya, Pastor, pero ganito, ganito, ganyan. Okay, forgiveness does not mean forgetting. Clear po ba yan? Maaalala at maaalala po ninyo yan. Maaalala ninyo. Grasya ng Lord na kapag dumating ang pagkakataon na nakalimutan mo lahat ng ginawa niya. Oh, it only comes through the grace of God. Kaya may mga taong lalapit sa iyo, pinapaalala nila, so, Pastor, sorry, or brother, sister, sorry. Ha? Gagano ka, ha? Because you already forgot. Amen? Yeah, that's very clear na talagang nag-forgive. Nag-forgive tayo. Okay. Secondly, it's the absence of vengeance. Paghihiganti. Wala na yung damdamin na, di ba? Nawawala po yun. Because God's forgiveness removes vengeance too. Kaya ka nga finorgive kasi wala nang vengeance sa kamay ng Diyos. Finorgive ka niya. Ah, ito ang maganda sa Diyos. Sana ito ang abutin natin. Sabi ng isang kasabihan, when God forgives, it's like writing your sins on the water right after you wrote it, sabi niya, wala ka nang makita. That's God's forgiveness. Diba? Nabablot out ang ating mga kasalanan when God forgives. Kaya pag lumapit ka sa Panginoon, sasabihin mo, Lord, patawarin mo po ako. Sasabihin ng Panginoon, ha? Because pag-i-apply natin yung forgetting sa ability ng Lord to really forget and forgive what we have done, He really forgets. He really forgets. Hindi siya kagaya ng karamihan na historical pagdating sa mga kasalanan. But when God forgives, He literally forgets because ang ginagawa ng blood ni Jesus Christ, hindi niya kinocover yung sin, nililinis niya yung sin. Na para pong nakagawa ka ng kasalanan dito, ang gagawin mo, i-cover up mo lang. But sin is still there. Ang power ng blood ni Jesus Christ, it does not just cover the sin, He removes the sin. So when sin is removed, ano pa ang aalalahanin? It's been removed. But realistically sa tao, isa ito sa pinakamagandang maabot natin because magiging kawangis tayo ng Diyos na once na nagkulang ang tao sa atin at sa puso natin, pinatawad natin sila, when they come to you, available ang forgiveness na ibibigay mo sa kanila, possible na magkaroon ng full restoration ang inyong mga relationship. But most of all, it's the fact na hindi mo na halos maalala kung ano man yung kanilang ginawa. Maalala mo man, katatawanan lang dating. Naalala mo nung ako'y sinabihan mo ng ganito? It's, kumbaga, nare-reverse. That when you talk about it, it's something hindi na hurtful, hindi na siya nakakasugat, hindi na siya nakakarindi ng damdamin, nagiging napapangiti ka pa. Because past is past. You're not living from the past. You live here in forgiveness. So what does the message of Philemon sa ating kalalagayan, sa ating mga Christians sa kapanahunan ngayon? Ano ang kanyang message? What is the message of Philemon to us sa kapanahunan na ito? His message is this: always make available the forgiveness.
Laging available dapat ang forgiveness. Laging available dapat. Dahil ang Diyos, lagi ring available kung mag-forgive sa atin. I have read a few books ng maraming mga taong nag-suffer ng mga pains. Isa sa book na nabasa ko is about a book by Viktor Frankl, isang Hudyo na-imprison sa Russia. Dahil siya po ay doktor, dahil siya po ay Hudyo, meron pong racism at that time, ang mga Hudyo ay pinapahirapan. So dahil siya ay merong mataas yung kanyang estado, ikinulong po siya ng walang kahilanan. At doon po sa pagkakakulong niya for many, many years, na-discover niya na walang makakatulong sa kanya, hindi makakatulong sa kanya kung ang magiging approach niya sa pagkakakulong niya ay approach na kagaya ng ginagawa ng karamihan ng tao na tawag dito, life is unfair. Life is unfair. Ikaw na ang gumagawa nito, ikaw pa ang masasaktan. Life is unfair. Life is unfair. Pag nakagawa ang kasama ang mahal mo sa buhay ng pagkukulang sa iyo, life is unfair. We always looked at the situation sa favorability ng ating sarili. Pero siya, tinignan niya ang pagkakakulong niya in the other way around. Inisip niya na baka merong gagawin ang Diyos sa buhay niya, sa pagkakakulong niya, na parang sinasabi niya ayon sa sulat ni James, ni Santiago, nang sabi niya, "My brethren, count it all joy when you suffer diverse trials." Count it all joy. At first, hindi ka magjo-joy, hindi ka magre-rejoice, hindi ka magagalak kapag ikaw ay nasaktan. But, pag alam natin ang principle ng turo ni James na count it all joy, if you know how to approach and how to handle offenses sa buhay natin, yung intention ni Satanas na sirain ka, posible mong magamit at ma-counter sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tamang perspective na ang tamang perspective, if you have been offended, is the fact that God can bless you even in your offense or even sa pagkaka-offend sa'yo. Because you can be blessed sa kabila ng sama ng loob in spite of everything. Sa lahat ng mga naranasan natin, sabi niya, count it all joy. So when something happens sa relationship, ang dapat na tinitignan natin, mga kapatid, is what can I get from this experience? Obviously, you learn from experience. But sa mas malalim na pagtanaw, sa mas malalim na pagtanaw sa situation na yan, obviously, God is teaching you and trying to mold you into someone na mas stronger. Amen. Kaya po, pag masama ang loob ninyo, ang lapitan ninyo, yung mga nakaranas na ng maraming sama ng loob. Because they know what to say. Alam nila kung anong sasabihin. They know what to say. Forgiveness. So it's a mirror, it's a message of mirror sa ating lahat ngayong hapon. Because sometimes madali po nating dayain ang ating sarili na, you know, we can smile, nakakangiti tayo rito, nakaka-worship tayo rito, nakaka-praise tayo rito, but in sa kaibuturan ng ating mga puso, there's someone nandoon yung tao
Once na naalala mo, parang, oh my God, bakit nakilala? Diba? Bakit ba ganito ang ginawa mo? But God gives us the opportunity. Binibigyan tayo ng opportunity na ma-release tayo sa lahat ng mga pagkakagapos na ganon. You know why? Because God wants us na maging malaya sa ating pagsamba sa Panginoon. That is something na nag-hold sa blessings ng Lord sa ating mga buhay. So, sa hapon na ito, kung ang Lord ay nangungusap sa ating mga puso ngayon and God is allowing you to remember someone, and still nandoon po yung vengeance. Maybe the Lord is bringing you into this place or dinala ka ng Lord sa lugar na ito ngayong hapon to be free. Na maging malaya tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Para naman masabi mo na this is real freedom. Na magkaroon ka ng tunay na kalayaan sa lahat ng iyong mga nakaraan. Ang forgiveness ng Diyos is so powerful that at the moment na humingi ka ng tawad sa Kanya, nandoon ang forgiveness niya. Pero ang challenge sa atin ngayon ay ito. Sa mga taong nagkulang sa atin, how free, gaano ka kalaya na ibigay na maging available ang forgiveness na yan sa mga tao na nagkulang sa iyo. It's all up to us. But God is willing to help you. I-deliver tayo sa lahat ng ito because that's the best thing that we can experience sa Diyos. Freedom. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo.